Hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan. I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo mga kamital. Andito na naman muli ang inyong lingkod si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-fit up ng ating elbow to elbow, 90 degree. So papakita ko sa inyo mga kamital. So ito yung ating elbow 90 degree mga kamital. Ito yung ating long radius 90 degree. So ang gagawin nating halimbawa ngayon is 3 inches lang. Kahit gagawa kayo ng malaki, sa ipapakita kong video sa inyo ngayon ay parehas lang inyong gagawin. Okay? So ito yung ating 90 degree. So siyempre dalawa yan. Dahil ipipit up natin yan na ganyan. So yan. Ganyan yung pagka-fit up niyan mga kamital. 90 degree offset. So tuturo ko na rin sa inyo kung paano siya i-roll. Nakarolling yung kanyang elbow. So paano natin i-convert yung kanyang rolling degree sa millimeter. Okay, so ang video na ito kasi mga kamital ay ni-request sa atin dito sa channel na ito. Ano yung mga nalalaman ko about sa piping ay i-share ko din sa inyo. Yung mga baguhan pa lang sa pipeter, panoorin nyo lang ang mga video ko na yan. Marami tayong na-upload dyan ng mga video about sa piping. So alam kong marami kayong matutunan dyan. So bago natin simulan yan mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So tara na mga kamital, start na tayo. So ito yung magiging example natin ngayon mga kamital, yung ating 3 inches long radius elbow. So 90 degree ito. Ito yung gagawin natin example kasi wala po tayo ginagawang trabaho ngayon sa pag-fit up ng elbow to elbow. So dahil sa ni-request ito sa atin, gagawin natin ito bilang example yung ating 3 inches, 90 mm yung ating outside diameter. So bago natin ito i-fit up yung ating elbow to elbow na vertical offset, so kuhanin muna natin yung ating center ng ating elbow para masiguro natin na vertical offset yung ating elbow. So ano ba yung ating vertical offset? So ganyan yan mga kamital. Yan. So yan yung ating vertical offset. Bali elbow to elbow yan, 90 degree. Okay? So ganyan yung ating gagawin ngayon. So kuhanan muna natin ng center itong ating elbow. Yan, para masiguro natin na yung ating fit up is a vertical offset. Hindi siya naka-roll, vertical lang siya. Okay, so para makuha natin yung ating sentro ng ating elbow, yung ating outside diameter nito is 90. I-divide 2 lang natin yan. Kuhanin natin yung kanyang kalahati is 45 mm. So dito sa ating eskwala, gagamit tayo ng eskwala para makuha natin yung 45 mm. Yan, magsimula tayo dito sa 10. Yan yung kanyang 45. Tapos ngayon, gagamitan natin ng level. Yan, i-level natin yan para makuha natin yung kanyang insaktong sentro ng ating elbow. So, kapag level yan, itapat nyo lang. So, kailangan pala, mga kamital, kailangan nakalevel din itong ating elbow. Dito sa ating example ay maliit lang ito. Pwede tayong gumamit ng table vise na pwede natin iipit, nakatayo, pwedeng ganyan. So, kung mga malalaki naman na hindi nyo na kayang itayo, pwede rin siyang naka-position na ganyan. I-level nyo dito, kailangan naka-level yan. At dito din sa kanyang, sa kabilang side, kailangan naka-level din yan. Yan, so nilevel ko na yan. Kailangan levelado lahat yan para insakto yung pagkuha ng inyong mga sentro sa inyong elbow. So ganyan lang, i-level nyo muna dito bago nyo kuhanan ng sentro. So ngayon, kukuhanan natin, i-level natin yan. Yung inyong markings na simula rito hanggang dyan is 45.
Yan yung i-markings nyo dyan. So dahil ito ay levelado na, so yan, i-level nyo yan. Pagka nakalevel na yan, yung marking na tapat ng marking nya, doon nyo din i-mark yung doon sa tubo. So yan. So yan na ngayon yung sintro ng ating tubo. Pag gusto nyong ilipat dito, ilipat nyo dito yung inyong markings. Kuhanin nyo muna yung kaniyang circumference. Sa pagkuha ng ating circumference, yung outside diameter nito, i-multiply lang natin sa pi, 3.1416. Kung hindi nyo pa alam yung pi, makikita nyo yan sa inyong calculator na symbol na ganyan. So yan, yan yung pi. At ang equivalent niyan is 3.1416 para makuha ninyo inyong circumference ng inyong pipe. Okay? So ganyan lang. So ngayon, pwede nyo naman hindi yan ilipat dito. Kung gusto nyo ilipat, so ilipat natin. Kwentahin natin yung ating 90 na outside diameter. I-multiply natin yan sa pi. Yan yung symbol ng kanyang pi. Equivalent niyan is 3.1416. So yan yung kanyang circumference. Dito, yung buong circle niya is 282.7. So, i-divide 4 natin yan para malipat natin dito. I-divide 4 lang natin. Yan, divide 4. So, 70.6. Yan, magsukat tayo ng simula rito sa marking na ito. 70.6 hanggang dito para sintro din siya dito. Yung kanyang markings. Okay? Marking nga natin ng 70.6. Yan. So ngayon, yan na yung ating sintro. So sa isa, kuhanan nyo din ng sintro ito para pareha silang mayroong markings. Kasi yung marking dito at saka yung marking dito sa kabila, kailangan itapat nyo yan. Sakto-sakto naka vertical offset yung inyong elbow. Ito na yung ating markings ng ating dalawang elbow. At dito naman sa kabila, yung tapat nya, markingan nyo din at nakatapat yan ganyan. So ganyan. At doon sa kabila, kailangan tapat din siya yung mga markings niya para accurate yung kanyang degree, vertical offset. Okay, paano naman natin ipitap yan? So kung sa mga malalaking tubo, mga kametal, dapat gagawa kayo ng inyong mga jig na pwede ninyong maitayo yung inyong tubo para hindi kayo mahirapan sa pag-fit up. Halimbawa, yung mga 10 inches na ng mga elbow, above 10 inches, yan, kailangan meron kayong mga improvised jig na pwede ninyong gamitin sa pag-fit up ng elbow to elbow. Okay? Dito sa ating example ngayon, maliit lang naman to, so gagamit lang tayo ng table vise. Ito lang yung gagamitin natin sa pag-fit up ng ating elbow. Kasi maliit lang naman to at kayang-kaya naman ipitin ng ating table vise. Yan. So yan, ganyan yung kanyang forma na. Ngayon, nandito yung kanyang markings at meron din dito sa kabila. Yan. Ganun din dito sa ating isang elbow na ipipitap natin dyan. Yan. So dapat nakalibil din ito. So, kailangan nakalibil yan bago natin i-fit up yung ating elbow. Yan, kailangan nakalibil yan ganyan. So, yan. Kung nakalibil yan ganyan, kailangan i-cross nyo rin. Yan, kailangan nakakross. Yan, kailangan libilado din. So, ganyan yung ating pag-fit up ng ating elbow. So, yan. Yan, pag okay na lahat, na-level nyo na yung inyong elbow, pwede nyo nang i-fit up yung isang karugtong niya nito na elbow din. Bago natin i-fit up, kailangan malinis na yan lahat mga kametal na yung kanyang face para sa pag-welding, kailangan nakagrind na yan lahat. Pagkatapos, lagyan natin ng gap rod. Yung ating standard na gap dito sa ating mga pipe is 3mm. So, kailangan yung inyong mga gap rod is
3mm. Yan. Patong lang natin yan dyan. Tapos, itapat lang natin yung ating mga markings. So, yan. Dapat naka-align yung kanyang mga markings natin para insakto yung naka-vertical offset yan. Okay? So, ganyan lang yung ating pag-fit up ng ating elbow to elbow. Vertical offset. So, ngayon naman, kung naka-rolling naman itong ating elbow, halimbawa, nakaganyan siya, naka-roll siya ng mga ilang degree. Yan, depende sa kung anong drawing na inyong sinusunod. Halimbawa, naka-roll yung inyong elbow. So, dito sa ating mga markings, ay insaktong 90 degree vertical offset yan. So, hindi yan naka-rolling. Naka-straight lang yan. So, halimbawa, naka-rolling siya ng 20 degree roll. Naituro ko na yan sa ating mga previous videos kung paano natin i-convert yung ating mga degree to mm. So, ilagay natin halimbawa mga kametal, naka-roll ito ng mga 20 degree. So, paano natin i-convert yung 20 degree para sa tamang pag-roll nitong ating pipe na 3 inches or kung ano yung mga pipe na ginagawa ninyo. So, sa pagkuha ng ating rolling, so yung ating circumference nitong ating pipe sa 90 mm, i-multiply natin yan sa 360 degree kasi yung ating whole circle niyan is 360 degree. Okay? Yung ating pipe diameter natin sa 3 inches is 90 mm. So, i-times natin yan sa pi. So, yan yung kanyang circumference. So, ngayon, i-divide natin yan sa 360 degree ng whole circle. So, divide natin sa 360 degree. Okay? Yan yung answer niya, 0.785. Yan yung answer sa 1 degree. Halimbawa, naka-roll ito ng 20 degree. Yan. Itong 0.785, i-times nyo yan sa 20 degree. Yan, multiply natin sa 20 degree. So, 15.7 yung kanyang i-roll dito. Simula dito sa center, 15.7. Yan. So, yan na yung kanyang 20 degree. So, 15.7 mm. So, pagdating naman dito sa inyong elbow, halimbawa, yan yung center niya. Yan yung sentro niya. I-roll nyo naman ng ganyan. Yan, kailangan nakatapat yan dyan kasi yan yung kanyang rolling degree. So yan, yan na yung kanyang roll. Ganun lang yung ating pag-calculate sa ating rolling. I-convert natin yung ating degree to mm para mas madali ninyong makuha yung kanyang rolling. Yan, so dito sa ating ginawa is 90 degree vertical offset. Hindi siya naka-roll, so, ganyan lang yung kanyang position. Naka-straight lang. So, yan lang yung kanyang posisyon sa pagkuha ng ating 90 degree vertical offset. So, yun lang mga kametal yung ating pag-fit up ng ating elbow to elbow. So, yung example natin ay maliit lang yung ating in-example dahil gagawa lang naman tayo ng halimbawa. So, gumawa lang tayo ng maliit. So, kahit naman doon sa gagawa talaga tayo ng actual na mag-fit up tayo ng mga malalaking elbow. So, yun lang ang maipapayo ko sa inyo mga kametal. Doon naman sa mga baguhan pa lang, sana nakakuha kayo ng idea sa video na ito. So, bago tayo magtatapos mga kametal, ay mayroon muna tayong isa shoutout na ating mga kaibigan, mga followers natin na nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa iyo, Sir Andrew Baro. So, shoutout sa iyo, Sir. Mega shoutout din dyan kay Ray Electrical. So, isang YouTuber din mga kametal. So, kanyang mga vlog ay tungkol sa mga electrical. Yan, si Ray Electrical. So, mega shoutout sa iyo dyan, Sir Ray Electrical. So, mega shoutout din dyan kay Ryan G.R. Castro. Yan. Kilala yan sa Daddy Ryan. Yan, yan yung channel dati na pinupuntahan ko noong ako ay bago pa lang ako sa pag-YouTube.
Sa katunayan, siya yung nagpapagraduate sa akin, yung malapit na akong umabot ng 1,000 subscribers. So siya yung nagpapagraduate sa akin, yan si Daddy Ryan. Yung kanyang mga vlog ay sa more, I think more in live streaming siya. At kung ikaw ay isang YouTuber na nagsisimula pa lang, si Daddy Ryan ay makakatulong sa inyo. Kasi nagpapaangat po siya sa kanyang live streaming. At meron din siyang mga cooking, mga mix yan, yung kanyang mga vlog. Si Daddy Ryan. So mega mega shoutout sa iyo dyan, Sir Daddy Ryan. I hope mas marami ka pang matulungan na bagong YouTuber na kasi simula pa lang. Gaya ng pagtulong mo sa akin noon. So maraming maraming salamat sa iyo dyan, Ryan GR Castro. So siyempre, i-shoutout ko rin yung aking asawa at meron din siyang channel. So bagong channel lang ito, guys. Sana masuportahan nyo din. Yung pangalan ng kanyang channel is Am Channel. Yan. Yung kanyang mga vlog dyan is about cooking. So halo-halo din yung mga vlog niya. Meron din sa mga TikTok. So baguhan pa lang yung aking asawa sa paggawa ng kanyang YouTube channel. So sana, guys, ay masuportahan nyo rin yung channel ng aking asawa at sa mga channel na nabanggit ko rin dyan, Ryan GR Castro at saka si Ray Electrical. Okay? So bago tayo magtatapos, mga kamental, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan i-subscribe at i-like at i-share nyo na rin yung video na ito para makatulong din sa iba. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So yun lang, mga kamital, at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless. So bye bye. Thank you.